Magandang araw sa inyo lahat, mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to ay meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan. Galing na naman ito sa isang katanungan ng isang FB follower natin. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong pasalamatan sa inyong panonood ng ating mga videos. Salamat din sa lahat ng ating mga supporters, ganun din sa lahat ng ating mga subscribers. Mabuhay kayong lahat. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel na to, gusto mo ng mga tips at usapang manok, no? Ang channel na to ay para sa iyo. Kaya inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. So, ganito yung tanong ng ating FB follower. Sir Bob, napapansin ko lang na karamihan sa mga laban ng mga bulik ay lamang sila sa kanilang pagkapanalo. Gusto ko lang malaman, meron ba silang halong swerte? O yung kulay ba nila ay may halong swerte? So, sasagutin ko yan base lang sa aking nalalaman at sa aking karanasan. So, totoo yan kung maobserbahan mo, no, lalo na sa mga laro ng mga istaga, no, lamang talaga, karamihan talaga ng mga sinasaling mga bulik ay malamang sila sa panalo. So, pero sa tingin ko, hindi naman dahil sa swerte ang kanilang mga kulay o yung kulay ng bulik. Sa mga napapanood ko, no, ang observation ko dyan, yung mga kanilang mga nakakatunggali, kung mapapansin mo, ay medyo alanganin. Ano? Hindi nila alam kung susugurin ba nila yung bulik. Kasi parang, lalo na kung mga stags, ano, naninibago sila sa kulay ng bulik. Lalo na kung sa kanilang yarda, wala namang ganung kulay. No? So para sa kanila, kakaiba yung kulay na yan, no? Hindi nila alam kung ano ba yan, yung kulay na yan. So, nagkakaroon ng pag-aalangan. Matatandaan nyo, sa ganyang klase ng mga tunggalian, yung mga split seconds na mga delay, no? Nangangahulugan na yan ng pagkapanalo o pagkatalo ng isang manok. No? So, kaya nga, kung ang isang katunggali ng isang bulik, may pag-aalangan. Doon mo makikita na yung kanyang pagkakamali, yun na magiging resulta dahil sa kanyang pag-aalangan ay mauunahan siya ng bulik, no? Hindi dahil sa swerte ang kulay ng bulik. Hindi ganun ang tingin ko observation dyan. Sabi ko nga, lalo na sa mga tunggalian ng mga stags, no? Ang mga stags medyo mahihina pa yung katawan niyan, lalo na pagka tinatamaan sila, no? Hindi pa sila ganun katitibay. So pagka naunahan yan, minsan nahihirapang makabalik. So kapag naunahan yan ng mga bulik na yan, dahil nga nag-aalangan silang pasukin ng kanilang mga katunggali, minsan hindi na talaga nakakabalik pagka medyo hindi maganda yung naging patama sa kanya. Isa pa na nakikita ko rin na dahilan, bukod sa nga nangungulay nga yung kanilang mga katunggali, tatandaan nyo, marami na ngayon magagandang klase ng bulik talaga, no? Maganda na yung pagkakabreed sa kanila. Yung iba nga dyan, kinulayan lang talaga ng bulik. Ano ibig ko sabihin ng kinulayan? Bulik sila, pero ang composition yan ay 3/4 na sweater, no? Tapos 1/4 lang na bulik, no? So ibig sabihin, heavy siya sa sweater. Alam naman natin ang mga sweater kung gaano talaga katindi ang mga yan. So, ibig sabihin, parang binihisan lang ng bulik yung sweater, no? Ganun na lumalabas. So, advantage na naman sa kanya yun dahil nga yung kulay niya, no? Alanganin yung kanya mga kalaro na pasukin siya. At the same time, yung advantage niya na
kargado siya ng mataas na ada ng sweater, no? So dalawang ano yung puntos na yun para dun sa buli. Sa pagkadalasan sa mga yard, no? Hindi lahat ng yard na makikita mo eh may mga alagang bulik yan. Ang nangyayari kung walang alagang mga bulik ang isang backyard o kahit ng isang farm, no? Hindi sanay, no, ang mga manok na nandoon, makakita sila ng bulik. So kapag ka tinapatan sila ng bulik sa taas ng ruweda, eh nandun na kagad yung pag-aalangan. So yung kaya nga yung iba talaga, naglalagay talaga sila ng iba't ibang kulay, no? Kahit pa nga hindi nila gusto yung mga kulay, no, mga color, no, pero naglalagay sila para sa mapamiliarize lang yung mga manok nila na makakita na mga off color, para kung sakasakaling dumating yung time na gano'n na makakatapat nila sa ibabaw ng ruweda, ay hindi na sila maninibago o hindi sila mag-aalangan. Dahil sila mismo ay nakikita nila ito sa kanilang yard at minsan ay nakakabitawan pa nila. So, hindi na sila maninibago. So, doon sa mga hindi sanay na mga manok, no, lalo na yung mga stag. So, pag nakakita sila ng bulik, no, dahil nga kakaiba yung kulay, ang ginagawa ay ginigirian nila. Alam naman natin na pagka gumiri ang isang manok ay malamang sa malamang na mauunahan siya. So, sa kaso ng mga ganyang tapatan sa bulik, no, pagka ginirian mong bulik, no, malamang, no, na mauunahan ka at mananalo siyempre yung bulik. Pero ito, hindi naman natin sinasabi na lahat ng kaso, no, lahat ng mga mapapanood mo, no, na eh, pare-parehas na gano'n. No, merong, ang sa tingin ko lang, no, talagang lamang lang yung mga bulik, pero hindi lahat ng pagkakataon na eh, talagang sila yung nananalo. Pero kadalasan lang, no, lumalamang lang. Kahit naman ako, hindi lang ako ang may obserbasyon ng ganyan. Kahit nga yung ating mga follower, kaya nga tinatanong nila sa obserbasyon nila, eh bakit nga lamang? So, isa yan sa mga nakikita kong dahilan, no? Bukod sa, yun nga, nangungulay yung kanila mga katunggali, ganun din, eh magagaling na talaga yung mga linyada ng bulik dahil marami ng breeding talaga, no, ng bulik na magaganda ngayon. Actually, yan, maobserbahan mo yan kahit sa mga big time o kahit sa mga small time na mga events, no? Makikita mo talaga yan, lumalamang talaga sila. Kamisa, may mga kamanok tayo na nagiging paborito nila na payaan yung mga bulik dahil talagang malamang sila sa kanilang panalo. So, nangyayari dahil nga nag-aalangan, no, yung kanilang mga katunggali na pasukin sila, no? Eh, ang nangyayari, nauunahan palagi sila ng mga bulik. Malaking bagay yan, no? Alam naman natin na kadalasan kung sino yung nakakauna, eh, siya yung nananalo, no? Although hindi lahat ng pagkakataon, pero kadalasan, no? Lamang na sa panalo kung sino yung nakakauna. Kaya nga sa mga kaso ng mga istagan, talagang advantage ang pagsali ng mga bulik. Kasi nga, alam naman natin sa istagan, yung mga istag na yan, ano, hindi pa ganong ano yan, hindi pa ganong na-harden yan. No? Kung na-harden man yan, o dumaan ang hardening, eh napaka-iksing panahon pa lang. So, kumbaga, ano, wala pa, malambot pa talaga yan. So, wala pa sila talagang tibay na maaasahan. At yung kanilang endurance o yung pagtitiis, hindi pa ganun kataas ang level. Bukod dyan, yung kanilang mental conditioning ay hindi pa naman kagaya ng kagaya sa mga talaga mga matured na manok, no? So pagka yan, eh nabigyan yan, no? Nabigyan na medyo matindi-tindi yung mga stags na yan, no? Nabigyan, sa kaso na yan, kunyari nabigyan ng bulik, no? Eh kahit anong linyada niya, no? Minsan talagang bumibigay, no? Dahil nga, isang dahilan, dahil nga siyempre, sa stagan, bata pa. Sa mga kaso naman ng mga matured na manok, may mga ganun pa rin, no? Minsan makakita ka pa rin ng mga kalamangan ng mga bulik, no? Na nagpapanalo pa rin. Although hindi kagaya sa mga stagan na talagang lamang sila, sa mga matured na manok,
although makakapanood ka pa rin na madalas silang manalo, ay hindi na kagaya ng sa mga istagan talaga. Ang isa lang sigurong advantage pa ng bulik pag sa matured na, no, na mga manok, no, mga tunggalian na talaga na mga matured na manok, eh yung kanilang lakas, no, malalakas sila pumalo, lalo na yung kung tama yung timbang nila, no, doon sa height nila, eh napakalakas na pumalo ng mga yan. Kaya kung mapapansin nyo, sandali lang talaga niya tinatapos yung kanilang laro, no. Isa, mga ilang battles lang, no, na pupuksan niya na yung kanyang kalaro. At isa pang advantage ng mga bulik na yan, no, kung mga matured na yung mga manok na pinag-uusapan natin, talagang malalakas yan, no, malalakas bumigay yan. Lalo na yung timpang nila at masa kanilang height, napakalakas niya. Kaya minsan, ang bilis lang talaga tumapos ng isang laro niya, no. Mga ilang battles lang talagang tapos na. So yung sa tanong mo, no, sa tingin ko hindi ano, kaya nagpapanuli yung mga bulik, hindi dahil sa swerte sila o swerte yung kulay nila. No, sa tingin ko nga ay yung pagiging pag-aalangan ng kanilang mga katunggali na sugurin o pasukin sila, no, dahil sa dahilan na yan, no, yan o yung pag-aalangan na yan ay nauunahan palagi yung mga kalaro ng bulik. So yun yung nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa panalo, no, sa aking sariling obserbasyon. So, bibigyan ko lang ng recap tong pinag-usapan natin, no. Para sa akin, ano, yung bulik ay hindi siya swerteng kulay, no. Kaya siya nagpapanalo. Para sa akin, may kinalaman sa pag-aalangan ng mga kanilang katunggali na pasukin sila o sugurin sila dahil nga dun sa kulay nila, no. Mga manok kasi o mga stags lalo na, no, na hindi sanay sa ganyang mga kulay, no, nag-aalangan sila, minsan gigirian yan, kaya sila nauunahan yung mga katunggali na yan at nagpapanalo ang mga bulik. So ulitin ko, tingin ko wala sa swerteng kulay. Minsan yung hindi lang talaga makapagdesisyon yung manok na sugurin ang isang bulik, no, dahil nga hindi niya kilala yung kulay na yan. Minsan di niya alam kung babae ba yan o lalaki ba yan, no, dahil nga yung kulay kakaiba para sa kanya. So sana kahit paano nasagot ko yung katanungan mo tungkol sa bulik, no, kung bakit lamang sila sa pagkapanalo. Hanggang dito na lang ang video na to. At kung ikaw ay hindi pa nagsasubscribe, ay huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Ito pong muli si Bobby Nacino ng Sabongista TV.